Hello po mga Lods, this is Optimistic Me TV at welcome back po sa aking small YouTube channel. At kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, ay itap mo na yung subscribe button, pati na rin po yung notification bell icon para lagi kang updated sa mga ganitong klase ng videos. Dahil dito po sa channel na ito, ay nagsishare po tayo ng anything na pagkakakitaan online gamit lamang po ang inyong mga mobile phones. So as you can see mga Lods, ay nakakuha po ako ng libreng 100 pesos po sa Shopee Pay. Ayan, ito po yung 100 pesos Shopee Pay bonus ko. Legit na legit po yan. Ito po yung last transaction. Makikita natin sa bandang ibaba. Nareceive ko po siya noong November 25, 2021. And take note guys, hindi po ako nag-invite. At ang ginawa ko lang po ay panoorin nyo muna ang video na to para malaman nyo kung ano yung ginawa ko para magkaroon ng 100 pesos dito sa Shopee Pay. Take note guys, libreng-libre lang po yan. So mga Lods, ang first thing to do is download nyo muna yung Shopee app sa Google Play Store or sa App Store. And then, kung meron naman na kayong existing Shopee app, ang gagawin nyo na lang ay i-update nyo na lang yung mismong application kasi kung hindi nyo ito i-update, hindi nyo marireceive yung free 100 pesos. So, paano ba natin nakuha yung free 100 pesos na yun? All you have to do is register ka muna sa Shopee Pay. Paano mo ba gagawin yon? Ilalagay ko na lang sa description box yung link kung paano mag-register sa Shopee Pay para meron kayong guide at hindi kayong malito. And then right after that, pumunta kayo sa inyong, kung meron na kayong Shopee Pay, pumunta na kayo dito sa Me icon dito sa bandang ibaba. And then, tap nyo yan. Pag natap nyo na yan, tap nyo yung Shopee Pay. So, dito po sa Shopee Pay, since verified na po ako dito sa Shopee Pay after ko mag-register, ang gagawin nyo lang guys is, meron yung dito, parang box dito sa may bandang itaas, dito sa best promotions, nakalagay doon upgrade your Shopee Pay. So, ang gagawin nyo lang is, itatap nyo yung upgrade your Shopee Pay. And then, ganito yun na yung lalabas. So, ayan mga Lods, since bawal natin i-screenshot or screen record yung part na to. So, ang ginawa ko na lang, ayan, pinicturan ko siya. So, ganito yung gagawin nyo para makapag-upgrade kayo or maka-verify nyo yung inyong Shopee Pay at magkaroon ng 100 pesos. Ang gagawin nyo, ilalagay nyo lang yung details nyo, yung first name, middle name, last name, place of birth, date of birth, and then yung address nyo, yung house number, ganyan, yung street, tapos barangay or municipality, and then city, and then zip code, and then country, Philippines lang yan. Tapos etong dito sa bandang ibaba, use present address as permanent address. Okay na yan mga Lods. So yan lang yung gagawin nyo dyan sa part na yan. Verify your ID, nakalagay dito. Ilagay niyo yung inyong nationality, source of funds, kung ito ba ay allowance, kung ito ba ay salary niyo. Ayan, marami pong choices dyan na pag, pwede kayong pumili. And then, ito po yung nature of work, kung kayo po ba ay employed, unemployed, kung kayo po ba ay freelancer, student. Meron din po mga choices dyan, pwede din po kayong pumili. And then, company name para po ito sa mga employed. Ayan. Ito namang ID type, ito po yung mga valid IDs na pwedeng gamitin dito sa Shopee Pay. Bale, ayan, nandito yung passport, driver's license, alien certification of registration. I think pareto sa mga foreigners, ito. Yung unified multi-purpose ID or UMID. And social security system, SSSID. With date of birth. Yun ang tinatanggap nila, guys. And then, Professional Regulation Commission, yung PRC ID with date of birth. And then, new postal ID. Dapat po yung postal ID nyo ay issued from November 2016 onwards. Hindi po nila tinatanggap yung October 2016 downwards. Hindi po nila tinatanggap yung mga ID na yan. Kasi during that time, hindi pa po talaga primary ID yung Philippines Postal ID. And then, OFW ID card. And then, yung ngayong yung itong bagong ID na to, yung PhilSys ID. So, kung meron na kayo niyang PhilSys ID, pwede na po kayong mag-register dito sa
Shopee Pay at ma-verify. So, para sa mga students, so far, wala pa naman pong ano dito. Wala pang choices dito ng ID na student ID. So, I think the best thing to do is account na lang talaga ng parents nyo yung gagamitin nyo para magkaroon din sila ng 100 pesos. Again, kung nalagay nyo na po yun yung ID, sa dito sa ID type, ay ilalagay nyo na yung ID number. And then, ipipicture nyo lang po yung front ng inyong ID dito po. Tatap nyo lang yan, take a photo. Ayan, dito po banda. Ang gagawin nyo po is, magpipicture kayo ng selfie nyo with ID. Dapat clear po yung pagkakuha nyo at wala po kayong unnecessary objects na nasa katawan like mga earphones or whatsoever na magiging hindrance po sa inyong identity. And then ayan, dito naman po sa may bandang ibaba, itong politically exposed person, itatap po natin yan. So, basahin lang po muna natin para po maintindihan natin. So, nakalagay dito is, have you, your immediate family members, or close associates ever held any of the following positions? Nakalagay dito sa asterisk, immediate family members include parent, child, sibling, spouse, common law partner, spouses, common law partners, parent, and sibling. So, meron ba daw sa mga pamilya nyo ang na-involve dito sa mga position na to? President or head of state? Kung syempre, pamilya mo yung presidente, ilalagay mo yes. At kung hindi mo naman pamilya ang presidente, ay itatap mo yung no. So, no. And then, government's executive arm, example, cabinet member, local government office. Kung meron kang sa gobyerno, kung meron kang immediate family sa gobyerno or close associates, ilalagay mo yes. Pero kung wala naman, nalagay mo lang no. And then, government's legislative arm, yung Senate, House of Representatives. Again, kung meron kayong pamilya or close associates, ilalagay nyo lang ay yes. At kung wala naman, ay ilalagay nyo lang ay no. At dito naman po sa number 4, judge, leader, or president of any local political party. Kung meron, ilalagay nyo lang yes. At kung wala naman, ay ilalagay nyo lang ang no. And for the last number, dito po sa number 5, kung meron kayong head of state-owned company or bank. Kung meron daw kayong owned company or bank. Kung meron, ilalagay nyo lang yes. At kung wala naman, ay ilalagay nyo lang ay no. So, bali guys, ang ilalagay nyo lang po dapat dito ay yung mga true and facts informations about you. Huwag po kayong maglalagay dito. Kung wala naman kayo talagang pamilya sa kahit ang anumang nabanggit, huwag nyo na po talagang ilalagay kasi mas better po talaga dito na hindi natin ilalagay yung mga ganyan. Kung wala naman talaga tayong pamilya dito sa mga nabanggit na to. So, right after answering that political exposed person, ang gagawin na po na next ay itatap na tong checkbox dito. By continuing, you agree to the terms and conditions. And ito na din po dito sa baba, yung by submitting your self-portrait with ID and ID photo, you agree to the privacy policy. So, kung nag-aagam-agam kayo, pwede nyong basahin yung privacy policy. Pero wala naman talagang nakakasama dito sa Shopee. So, ang gagawin ko lang ay itatap lang din yung checkbox na yan. And then, itatap ko lang itong confirm. Right after that, may lalabas po na summary ng informations nyo. Ang ilalagay nyo lang, titingnan nyo lang, i-check nyo lang kung tama na ba yung spelling, tama na ba lahat ng mga informations na nilagay nyo. And kung tama naman po, itatap nyo lang yung confirm and then wait for 48 hours para po ma-verify ng Shopee yung inyong Shopee Pay account dito sa Shopee. So, usually, kapag na-verify na nila, it takes a week or 3 days para makapag-receive po kayo ng 100 pesos. So, ngayon pa lang po na napanood nyo itong video na to, ay mag-start na kayo para meron na kayong Shopee hack sa 12-12 dahil malapit na po yung 12-12 ng Shopee. So, malaking din po yan, malaking bawas din po itong 100 pesos na free from Shopee Pay.
So hanggang dito lamang po muna tayo. Salamat po sa panonood at sana may natutunan kayo. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at hit mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klase ng video. Again, thank you for watching!